Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit meron nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit meron mga character description naman na nakalaad sa site. Naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League, Chapter 176. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito'y talagang kinatakutan nga ang rebound skills nitong Sakuragi nung agad-agad nga siyang binaks outan nitong si Naito. Kaya dito'y itong Sakuragi ay napangisi na nga lang dahil napansin nga niya na merong takot itong numero unong manlalaro at numero unong team sa kanya. Mukhang ang isang Hanamichi Sakuragi na nagsimula sa wala, ang minaliit ng marami at hindi pinagkatiwalaan ng lahat, ay ngayon na kinatatakutan na ng numero unong kupunan na Kantor Dream Team. Pansin ko na ang takot nitong si Kantor sa mga kaya kong gawin sa rebound. Ngunit hindi niyo kayang pigilan. Dala ko ang apelyido ng tatay ko kaya lalaban ako. Wika nitong Sakuragi samantalang dito'y itong si Kantor nga ay nagwika dito kay Naito. Nice one Naito, ang ganda ng ginawa mong box out doon. Yan ang maganda. Huwag mo nang hayaang pang makakuha ng rebound itong may pulang buhok. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, malabo kayong makasabay sa kanya pag dinaanan nyo lang sa talon laban sa talon, vertical laban sa vertical, lakas ng katawan at laban sa lakas ng katawan. Wika nga nitong si Jake Kantor samantalang dito ay. Mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga nitong si Kaede Rokawa ang bola at nagwika nga, "Team, pay attention! Pabuntos tayo rito!" Wika nitong si Rokawa sabay. Tingin dito kay assistant coach Kenji Fujima at nagwika nga, "Kenji Fujima, papakitaan kita nang galaw na hindi ko pa nakita nung nandoon pa tayo sa Kanagawa." Wika nitong si Rokawa sa kanyang isip samantalang itong si assistant coach Kenji Fujima ay nagwika nga. Ang titig na to ni Rokawa ay tila ba isang indikasyon na papakitaan niya ako ng magandang galaw. Kung ganun ang nasa isip mo, Kaede Rokawa, basige gawin mo. Wika nga ni assistant coach Kenji Fujima. At sa kanyang harap nga, itong si Murasami nga ang nagbabantay sa kanya at nagwikang, "Aba, tila ba papakitaan mo ako ng magandang galaw? Ang lahat ng crossover mo ay kitang-kita ko na. Ang bawat galaw na gagawin mo ay na-check ko na. Check na lahat yan sa aking bucket list." Wika nga nitong si Murasami nang biglang isang Shamgad nga ang ginawa nitong si Rokawa at itong si Murasami ay tila ba nawala na sa kanyang paa at dali-dali ngang nadulas dulot ng magandang crossover. Kaya naman, wow! Kita niyo yon?
ang siyang god ni Rukawa ang siyang gumawa ng pagkadulas at isang ankle breaker dito kay Murasame. Ang ankle breaker ni Rukawa ay sa wakas, nakita na natin ang galaw na Sham God. Ang isa sa mga natutunan ni Rukawa sa kanyang paglalakbay mula pa sa kanyang daan pasungo sa pinakamataas na liga ay ating nakita. Napakasolid ng Sham God na yon. Wika nga ng mga tao at dito'y nagwika itong si Rukawa at tinignan nga itong si Murasame sa mata sabi nagwikang, "Akala ko ba, check mo na lahat. Yan tuloy, tumumba ka. Tila ba tinamaan ka ng bala sa ulo na wala kayong sarili at tumumba na parang bata? Ito para sa iyo, tatapusin ko." Wika ni Rukawa sa bahay. Tumira nga ng isang tres at dito. Bang! Pasok ang tres ni Kai ni Rukawa. Kaya naman, itong Sakuragi ay labis na pahanga. Yan! Yan ang aking Kai ni Rukawa! Napakahusay ng ginawang Sham God! Akin nang pinagtuunan ng pansin ang Sham God na yan, ngunit hindi ko magawa ng maayos, ngunit ikaw, isang Kai ni Rukawa, ay naisagawa mo ng maayos at 100% ang pagkaperpekto. Mahusay! Wika nga nitong Sakuragi samantalang dito'y. Itong si assistant coach Kenji Fujima ay labis nga na pahanga at sobrang seryoso nga sa kanyang mga titig. "Grabe ka, Kai ni Rukawa. Talagang hindi mo ako binigo. Nung sinabi mo sa iyong isip na tila ba meron kang gagawing himala, eto na yun, hindi himala, kundi isang tunay na galaw na talagang nakakahanga ang husay mo doon." Wika nitong si assistant coach Kenji Fujima samantalang. Ang labis nga nagulat at namangha dito ay guess what? Itong si Jake Cantora. "Grabe. Sa kauna-una ng pagkakataon, ngayon lamang ako nakita ng Sham God na nagpatumba sa kalaban. Matagal na panahon kong ininsayo ang lahat ng yan. Ang Sham God na nakakatakot at sikat sa Amerika ay kanyang naisagawa ng sobrang perpekto at hindi lang yun. Tinumba pa niya itong si Murasame, ngunit hindi dito magtatapos ang laban. Kami naman ngayon, kami naman ang aarangkada, kaya suku, humanda kayo." Wika nitong si Jake Cantor samantalang. Itong si Murasame ay labis nga na nagulat. "Kakainis, sobrang solid ang kanyang ginawang Sham God doon. Hindi ko in-expect bagong galaw, kaya yun ang nagpatumba sa akin." Wika nitong si Murasame samantalang dito'y. Mabalik na nga tayo sa laro. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak na nga nitong si Cantor ang bola at nagwikang, "Kalimutan na natin ang lahat. Tandaan nyo, 3 puntos lamang yun. Kung Sham God man ang kanyang ginawa, sige, babawit tayo." Wika nitong si Cantor sabay, isang kindat nga ang kanyang ginawa patungo dito sa loob at itong Sakuragi ay nakatunog nga. "Isang kindat, nakita ko agad. Tila ba magbabackdoor sila? Tama kaya ako ng palagay? Tama kaya? Maging alerto ka lang dapat na namid si Sakuragi." Wika ni Sakuragi sa kanyang isip nang biglang isang backdoor pass alley-oop nga ang kanilang ginawa patungo dito kay CJ Taurobi nang biglang, "Check ko yung pasa, ganyan lang pala." Wika nitong Sakuragi sabay, kuha nga ng bola sa taas at pagwikang, "Rukawa, Miyagi, dali na, takbo, outlet pass ko na to." Wika nitong Sakuragi dito'y kuhang-kuha na nga ni Miyagi ang bola at tumatakbo na nga para sa isang pass break sa binagwikang, "Rukawa, ikaw na ang tumapos para sa ating puntos." Wika ni Miyagi sabay, isang pasa ang kanyang ginawa patungo sa kanilang ace player na si Kaiji Rukawa, at itong si Rukawa ay isang easy one-hand slam dunk nga ang kanyang ginawa upang itaas ang kalamangan sa 5 sa score na 45-49 pabor sa ating mga bida. At dito'y
3 minuto na nga lang ang nalalabi sa unang yugto. Kaya ba nilang i-hold ang kanilang momentum at sila ang mananalo? At lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.